Hi guys, and welcome back sa akin YouTube channel. At syempre, alam nyo, of course, di ba nag-upload ako ng chikahan about James Reid and Nadine Lustre. Pero alam nyo, ang isa sa pinaka-ayokong pinag-uusapan talaga ay number one, yung tungkol sa kamatayan. Hindi kasi magandang topic yon, di ba? Nakakalungkot na topic yon na parang hindi mo malaman kung paano ka magre-react sa bagay na yon. Number two, medyo hate ko rin pag-usapan ng politics. Kasi pagdating sa politics, medyo nadi-divide talaga. Nagkakaroon ng pagkakahati-hati. So, medyo off ako sa topic na yan. Pero kaya lang today kasi merong mga nagsisend ng message sa akin sa Facebook na bakit daw hindi ko tinatackle yung topic na yon. So, at ito nga po yung pagpunta ni Piolo Pascual at ni Binibining Joyce Bernal, yung director, si Direct Joyce Bernal sa Sagada. So, since nag-trending nga naman ito sa Twitter, so bakit daw hindi maging topic? So, para makapag-express din sila ng opinion nila. So, may kinalaman naman talaga ito sa politics. So, kaya medyo off sana ako talaga. But anyway, oo nga, diba? Nagpunta nga ng Sagada sina Piolo Pascual at Binibining Joyce Bernal para mag-video ng gagamitin sa SONA, State of the Nation Address ni President Duterte. Ito nga yun. So, ako to be honest, ilang years na po akong nagko-cover ng SONA ni Digong. Nagko-cover pero parang naka-focus kasi kami sa mga artista. Nagko-cover kami ni Ray Pumaloy for Abanti Link. So yun lang, ganun. Pero siguro ngayon, medyo malabo na yun dahil nga sa sitwasyon natin ngayon sa COVID. So hindi pwede. But anyway, so siguro, siyempre director, alam nyo, hindi naman si Direk Joyce ang kaisa-isang director na kinomission ng government ngayon, di ba una-una na nga si Brillante Mendoza, si Direk Brillante, the award-winning director. Tapos ngayon naman, si Binibining Joyce Bernal, pang ilang taon na rin niya na siya ang napipiling director. So siguro para mas mapaganda yung visual sa SONA, so yun, nagpupunta sila ng Sagada, pero unfortunately nga, hindi nga po sila, kumbaga, hindi sila pinapas, hindi pinayagan na kumbaga, yung parang, hindi naman tinaboy, pero basta hindi sila inalaw. But anyway, ito yung ng Sagada Rural Health Unit. Hello everyone, while this news is partly true, please know the facts muna. First, a coordinator from Malacanang has called the mayor and the MDRRMO 3 days ago asking if they can come for a shoot for the President SONA on the 27th. Both declined the request. Second, it was only yesterday when the task force was informed that Manila people were already in transit to Sagada when they passed by Sinto. Ayun. Third, it was also yesterday when we learned that they have sent an email last Friday at 5:04 p.m. after office hours. The letter contains their intent and authorization from Malacanang RTVM. Fourth, upon learning that a group of people are coming, the task force immediately convened to decide on this matter. Okay, fifth, it was unanimously decided that they not be allowed to shoot. 14 people were included in the letter, but only 5 arrived yesterday as they were the advance party. So ayun nga po, 'di ba? Kasi nga ngayon dahil nga sa COVID, katakot-takot na na-permit din yung hindi ka pwede talagang pumunta kung saan sa ang probinsya. Kasi kaya nga 'di ba, yun nga nagiging problema ng mga OFW natin na na-stranded na dito sa Metro Manila kasi wala silang mga makuhang flight. Yung unang-una, katakot-takot na quarantine, katakot-takot na yung ganoon napakatagal, nakakaawa naman. Pero wala tayong magawa yun ang ngayon yun ang protocol But anyways, yun na nga, so nagpunta doon, ba't hindi rin naman inalaw? So, marami nang nagre-react ng mga tao. Like, eto naman si Direk Eric Mati. Nag-comment lang siya. So, Piolo Pascual and friends went to Sagada but were asked to leave. Rightly so. It was Piolo, Director Joyce Bernal, and his team, including PNP military escorts. Purpose to shoot background views for PIDA. Yan, sa SONA nga. So, eto yung pinaka-ano niya. Parang
opinion niya si ni Direk Eric. I don't want to cancel out colleagues in the industry. We have a very small film industry and we easily bump into each other either through work or social gatherings. I made a film with Piolo. I started as a director almost the same time as Joyce. Everyone is entitled to their own loyalties rather than judge their allegiances. I would really love to know their thoughts about why they are on the other side of what I think is right. But anyways, yun nga. Ang nagiging issue kasi ngayon dito ay yung sinasabi nila na so si Piolo Pascual pala ay supporter ni Digong, ni President Duterte. Yan ang sinasabi nila. At doon siya binibira ng mga... Of course, ang bibira naman yung kalaban ng mga ng government. So yon, katulad dito sabi ni MJC, so Piolo Pascual is a low-key DDS. After this government has shut down ABS-CBN, the station which he works in, he still went with Joyce Bernal to Sagada to shoot the background for Sona. I am amazed by the length these people are willing to go through para sa kanilang master. So yun na, may mga panguhusga na gano'n. So ito naman, sabi ni Jan Philip, A Tale of Two Actors starring Ding Dong Dantes, introduced actor, which is composed of film and TV actors, aired its stand against the anti-terror bill and ABS-CBN shutdown. Piolo Pascual went to Sagada to shoot background views for President Duterte, Sona. Pero let us not, hindi ito, wala tayong kakampihan. Pero si Ding Dong naman kasi ay naging part din naman ng previous government ni President Noynoy Aquino, di ba? Alam naman natin na naging umawak din siya ng position doon nung time na 'yon, di ba? May mga time pa nga na muntik na siyang tumakbo, pumasok sa politics, di ba? At syempre under ng ticket ni Pinoy sana, pero unfortunately, nabuntis nga si Marian, so they decided, so Ding Dong decided not to run para mas maka-focus sila sa pagbubuntis ni Marian. Yun na talaga naging issue. Tapos may mga nagkatanong pa rin, totoo ba na pumunta ka sa Sagada with Director Joyce and your team to shoot para sa background? What is the meaning of this? Syempre, meron din naman, marami din kumakampi. So what's the problem kung ganun man? Anong problema? It means despite yung sinasabi nila ng administrasyon na ito, it means supporter pa rin siya ng Duterte. So may mga ganun na mababasa mo, talagang nakakalungkot lang na syempre nabibigyan na naghahati-hati, nagkaroon na naman ng opinion, naglalaban-laban na naman ng opinion, which is yung sana parang gustong-gusto nating iwasan, di ba? Pero anyway kasi, alam nyo naman siguro na si Piolo Pascual at si Binibining Joyce Bernal at si Erickson Raymundo ay business partners. Sila ang magkakasama sa production outfit na Spring Films, di ba? So yun, sila yung nagpo-produce ng mga pelikula. Silang tatlo magkakasama sa negosyo. So, bukod sa magkaka-partner sila, kaya nga sila mga business partners, ay dahil magkakaibigan sila noon pa man, mga close friends sila. So, malay lang natin. So, sa tingin ko lang, si Binibining Joyce Bernal, dahil ngayon nga ay nag-shoot siya, parang yung mga dati naman kasi walang ganyan, hindi nag-shoot sa kung saan-saan. Parang more on pag-aangulo ng camera ang nagpo-focus si Binibining Joyce Bernal noon. Tapos, meron din mga pinapalabas pero hindi yung kailangan dumayo pa sa Sagada just to shoot yung mga ganyan. So, siguro lang kung kayo si Binibining Joyce Bernal at niyaya nyo si Piolo Pascual na sumama sa pag-shoot na yon para sa Sona, kayo po mga manonood natin, kung kayo si Piolo Pascual, ano po ang magiging stand nyo? Hindi nyo ba sasamahan ang kaibigan, business partner nyo sa trabaho nito? Dahil nag-aalala ka ba na baka mapulaan ka dahil nga sa sitwasyon ngayon na ang ABS-CBN ay nakikipaglaban ng franchise renewal at alam nyo naman medyo nadidikdik sa Kongreso at aminin natin, nagsimula yon dahil sa kay President Duterte na nagalit siya sa ABS-CBN dahil nung campaign nga, parang may mga video na hindi inalabas. So, mga ganong tipo yan eh. Napakalalim ng story yan eh. Napakalalim ng topic na to. Kaya sana ito nga, dapat din natin pinag-usapan. Pero anyway, gusto ko lang kasing malaman yung thoughts nyo kung ano yung nasa isip nyo. Na pag ganito ba, halimbawa, kaibigan mo nagpapasama sa'yo sa lakad na yon, siguro, ano po bang pwede nyo maging reaction? Pero let me remind you guys, alam nyo, wala naman akong nakikitang masama kung meron
ang mga artista, meron silang sinuportahan na leader. Ganun talaga eh, kailangan yung makisalo sa sitwasyon, sa politics. Dahil politika, dito nakasalalay, di ba? Ang buang ano natin, ang kinabukasan ng maraming tao, maraming Pilipino. So, si Vice Ganda nga, di ba? Nag-support din naman siya kay ano, nag-supporta siya talaga kay President Duterte. Nagpunta pa siya ng Davao, di ba? Kumanta pa nga siya doon. So, ganun lang. Bawa si Ay de las Alas. Kanina ba siya nag-support? Nag-support siya kay Binay, di ba? Yung mga ganyan, kanya-kanyang side eh. Tapos si Angkat Niel ba? Saan ba sila nag-support? Di ba? Nag-support sila kay ano? Kay Rojas. Ganun talaga eh. Kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang hindi ka makakaiwas talaga sa totoo lang. Pag nandyan ka na at sinabi, nilapitan ka na ng mga tao at saka kung ikaw naman ay gusto mo rin ma-involve, gusto mong magkaroon ng pagbabago, dapat magkaroon ka rin ng stand. So, ako ang feeling ko, kanya-kanya yan. Kung sinusuportahan mo to, sinusuportahan yan. Nire-respeto ko. Wag lang kasi ako more than anything else, mas gusto kong suportahan, ay respetuhin yung opinion ng isang tao. For as long as wala naman siyang tinatapakang tao. Yun lang yung sa akin. So nagkataon siguro kung ano, kung baka nga ang sinusuportahan talaga ni Piolo ay si Binibining Joyce Bernal, di ba? So baka nga yung ganun. Kasi si Piolo, parang never ko naman siya nakita na nangampanya nung time na yun, di ba? Unlike nung iba, yan si Vice, ganun. Dumantad naman talaga sila, nag-campaign sila nung time na yun. So, ayun lang, no? Ang gusto ko lang, respeto. Ayoko na masyadong mag-express ng whatever kung yung opinion ko. Pero sana lang, hindi na di-divide yung mga Pilipino dahil lang sa mga ganitong sitwasyon. Kung nagpunta si Piolo, sumama si Piolo kay Binibining Joyce Bernal sa Sagada at hindi nga sila hindi sila inalaw na mag-shoot doon, yun na yung issue. So, kaya lang nga, ngayon, ang daming bumibira kay Piolo, ang dami rin nagtatanggol kay Piolo, yung mga ganyan. So, kayo guys, ang tingin ko lang dyan, kung ano yung pananaw nyo, re-respetoin ko po yun. Tapos siguro naman yung ibang tao din, kung maka-Duterte ka or maka-Dilawan ka, ganun talaga ang buhay. It's politics eh. So hindi naman pwede rin, ako totoo lang, hindi naman pwede na halimbawa nagkumampi ka kay sa Dilawan pero natalo kayo, nanalo si Duterte. Alam nga namang hindi mo kilalaning presidente si Duterte. Eh, presidente natin yan. So kahit ano pa mangyari, presidente siya. So matuto rin magbigay ng ano, ng yung tanggapin natin ang katotohanan kasi ganun din naman yun eh. Kung nanalo si Rojas, ganun din, tatanggapin din na siya yung nanalo. So, at sabi nga kung ano yung binoto ng taong bayan, yun lang, irespeto natin yun. So, yun muna for now kasi nahihirapan talaga ako pagdating sa politics. Ayoko na parang maka-offend or what. Ang tapi, ang gusto ko lang naman dito, makuha yung opinion nyo. Tapos, kung ano yung opinion nyo, siguro pwede ko rin isulat para sa column ko kung sa tingin nyo ba mali ang ginawa ni Piolo Pascual. At sana maging open minded tayo. Huwag saradong isip natin, huwag tayo nakatingin lang sa isang direction. Kumbaga, mas maganda yung patingnan natin both sides kung ganito or ganito, ha? So, yun na muna for now. And please, 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 guys, mag-subscribe kayo and mag-comment. Again, yung mas importante sa akin yung nag-comment kayo, binabasa ko yun. At sana ay mag-click kayo yung notification bell. I-click kayo para at least pag may mga bago akong video ay malalaman nyo agad, mananotify kayo. So, yun na muna for now. Pasensya na kasi talagang ang politics talaga. Medyo nahihirapan ako ang pag-usapan nito. So, yun na muna for now and see you soon. Bye-bye!